Sa isang bahay sa Quezon City, hindi na mapakali ang 8 taong gulang na si Sevi. Ninanamnam ang bawat sandali ng bakasyon mula sa pag-aaral. Sa araw na ito, maglalaro siya ng basketball, ang paborito niyang libangan. Sa Mendez, Cavite naman, nagsisimula na ang pang-umagang ritual ni Adver. Papasok na siya sa trabaho bilang isang server sa fast food restaurant. Walang kamuwang-muwang sina Sevi at Admer na may isang bagay na nagbubuklod sa kanila kahit magkaiba ang kanilang mundo. Ang kanilang nag-iisang mithi, ang mabuhay ng normal kahit tila imposible. Sa una naming pagkikita, gaya lamang ng mga ordinaryong bata si Sevi. Pero nang kausapin ko siya, nakita ko na ang pagkakaiba. Can you tell me your name first? Sevi. Sevi? But I like it, we call me Sevi. How old are you, Sevi? Eight. You go to school? Yes. Where? May Tourette syndrome si Sevi. Sa sarili niyang paraan, ipinaliwanag niya sa akin ang kanyang karamdaman. What is it? How are you going to explain it to somebody who doesn't know about it? I don't know. What does it do to you? It makes me disturb. It makes me disturb when I sit. When you sit? It makes me disturb with the study. It disturbs you? Yeah. Like right now? Yes. What do you want to do about it? Play and try to cure with playing. Mm-hmm. Does it disappear when you play? Yeah. Huh? Yeah. That's why you always want to play? Yes. Mm-hmm. Is it difficult? Yes. Mm-hmm. Sometimes I be upset. You get upset? Mm-hmm. What else? Sometimes I get worst. Mm-hmm. And I cannot study. Ang Tourette syndrome o TS ay isang neurological disorder na nagdudulot ng involuntaryo o di sinasadyang pagkilos o pagsasalita na kung tawagin ay tics. Nauunawaan man ni Sevi ang kanyang karamdaman, tingin ko'y hindi pa niya ramdam ang epekto nito sa kanyang buhay. I'm scared. But you enjoy school? Yeah. Yes? What's your favorite subject? Language. Language? Why? Why is it your favorite? Because I only know how to speak language. Mm-hmm. And I only know about language. Mm-hmm. Oh, when you're not in school, what do you do? Study. Study and then? You have hobbies? Yeah. Yes, like what? Basketball. What else? Karate? You like karate? Yes. No. What do you like? Dahil bihira ang sakit na ito, hindi agad nadiskubre ng mga magulang ni Sevi na may TS siya. Meron siyang mga parang unexplained movements like mga itches na parang he feels that there's an itch in his back pero hindi niya makamot. He tries to relieve himself by yung mga quick jerking moves. During those days, hindi namin alam na what it was. So, we always keep telling him to avoid doing it. At
to the point na there are times na napapagalitan namin siya na because he keeps on doing it, you know, parang we're thinking baka the more we tell him not to do it, the more he does it. So parang we thought it's a kumbaga obedience issue. And then we decided to look for a neuropedia. Look! And then the school talked to us kasi na-notice din nila. And then we were told that yung symptoms na nakikita nila is Tourette and anxiety syndrome. Alam mo yung para kami lubog sa drop na puro yelo. Tapos the same time yung hindi mo matanggap eh. Hindi mo matanggap kasi ano, parang ano siya eh. Inalagaan mo, 9 months. Ginawa mo lahat para walang mangyari sa kanya. Tapos, nung lumalaki siya, malalaman mo na may problema siyang ganun. Talagang, ano, sisisave ang sarili mo eh. Kasi, ba't nangyari sa anak mo yun? Sana sa akin na lang. Yung ganun, huwag lang siya. Kasi ano eh, nanay ako eh. Ayoko mahirapan anak ko. Namaga. Morning po, Admer po. Ako si Sandra. Pasok po kayo. Hi. Pasok kayo. Maganda umaga po. Tuloy kayo. Bali po. Ako po si Sandra. Ako si Carmen Alano. Ay, si Miguel Alano. Ay, apa. Tawag dito. May kwento po. Si Admer, merong ding TS. Pero hindi ko ito nahalata nang una kaming magkita. Medyo malabo ng anak mo, tsaka tatay ko. Ano yung tatay ko po? Oo. Ito po yung kapatid ko na bunso. So, ilang kayo? Tatlo. Ah, tatlo kayo. Ito yung bunso. Nasaan siya? Nasa lola ko pang isa. Pray muna tayo bago kumain. Pray muna. Ulila na sa ina si Admer at may ibang pamilya na rin ang kanyang ama. Kaya sa lolo at lola siya lumaki. Dahil mahirap ang buhay, sinisikap daw niyang makatulong sa kahit anong paraan. Sabi ko po pag naglalaba, masyado pong umaano yung tics ko kasi po, ang isip ko po nandun lang, naisip ko po yung tics ko, yung mga tics. Pero pag naka-focus po ako sa isang bagay, like po ng trabaho, nawawala-wala po yung tics ko. Kahit na ipaliwanag na ng doktor ang sakit niya, isa pa rin daw itong palaisipan para sa kanya. Madalas pong lumalagot ako yung paa ko, gawin din po yung madalas kong pagsinghot. Noon nga pong isang beses, magkalaro kami ng kapatid kong babae. Bigla na lang po akong umiiyak kasi nga po hirap na hirap na po ako. Nahihirapan ako, lalo na po pag ako'y tutulog kasi kalabang-kalaban ko po talaga yung tics. Marami po akong movements na ginagawa bago matulog. Sa kabila nito, araw-araw pumapasok si Admer sa kanyang trabaho. Nagkukunwaring hindi nakikita ang mapanuring sulyap ng mga tao. Palihim na nagdarasal na sana'y hindi mahalatang iba siya sa kanila. Pasok ng trabaho si Admer. What's this? Sa basketball clinic naman ang punta ni Sevi. I have a skateboard. What's this? Sa isang matalinong bata gaya niya, walang nakalulusot. That is their network. Yeah, I work office. There. That's my office. GMA network.
That's real? Yeah. Did you take a picture lang? No, that's real. That's really underwater. Then I smile at the camera. Oh my goodness, did you see that? That's really gonna come out. I witnessed. Nakikita ko lang na very happy yung bata. Si Seb kasi is a little energetic. Pero the Tourette syndrome is hindering his talagang development physically. Pero when I see him play basketball, parang wala. Regular kid eh. He can run, he can jump, he can shoot. He can compete. No? So sana magkaroon eventually ng gamot para at least marating pa niya yung susunod na hakbang. Sa lugar na ito, pinakamasaya si Sevi. Dito, tila naglalaho ang kanyang karamdaman at ang kanyang pamilya nabubuhayan ng pag-asa. He loves playing basketball. And so, kumbaga, God willing, you know, parang we'd like to use basketball for him to enter the big school. Like our dream is, you know, for him to play collegiate basketball. And yun, that's one, you know, because probably big school would say parang baka he cannot, you know, baka he cannot cope with us because, you know, with this disorder. So that's how one way that we're trying to address it. Pauwi, sumakay sa MRT ang mag-anak gaya ng nakagawian nila. Nilagyan namin ng hidden camera ang mami ni Sevi na si Arlene. Gusto niyang ipakita sa amin kung paano tingnan ng ilang tao ang kanyang anak. Hindi napapansin ni Sevi na siya'y tinitingnan, pero dinaramdam ito ng husto ng kanyang ina. Ngayon pa lang nakikita ko na eh, how people treat him. Wala pa siyang ginagawa. Wala pa siyang kamuwangwa. And if people see him and he's having an attack, parang iba yung approach nila, iba yung parang ano ba yan? Parang yung parang nandidiri sila, parang may sakit yung anak kong nakakahawa. Kung simula pa lang ang laban ni Sevi sa TS, si Jerome, 23 anyos, nalampasan na raw ang sama ng loob na idinulot ng TS sa buhay niya. Mula 7 taong gulang hanggang mag-21 anyos siya, tiniis niya ang mga maling akala tungkol sa kanyang kakaibang paggalaw. Nalaman lang niya kung ano ang kanyang sakit, 2 taon lang ang nakalilipas, nang dahan-dahang mabulag ang isa niyang mata. Kasi nabulag yung right eye ko eh. Nagkaroon siya retinal detachment. And permanent na siya. Hindi na siya maayos. May movement ako kung mapapansin parang ganun. Pero dati mas malala. Parang talagang sakto pa sa mata ko. Hanggang ilang months, mga 2-3 months, palabo siya ng palabo. After observations, kaya nabulag dahil ganun. Tapos sabi niya, Tourette's yan. Dahil dito, nahinto sa pag-aaral ng nursing si Jerome. Ano pangarap mo sana para sa sarili mo? In terms of what? Nung bata ka pa, ano mo? Doctor. Pero pag naiisip ko minsan na, di ba, hindi na rin ako nag-doctor kasi baka doctor ako, nagagadinto ako eh. Parang hirap din tanggapin sa sarili. Sino pasyente mo, ganun. Magtataka sa'yo, upit siya nga, may sakit, ganun.
Sa kabila nito, marami pa rin naman daw kaibigang nakauunawa sa kanyang kalagayan. Yun. Tinatawanan nila. Parang nakakaano. Masakit din ko kaibig ako, masakit din. Siyempre, hindi nila naiintindihan yung ano niya. Tumutulong din si Jerome sa negosyo ng pamilya. Binago man ng TS ang buhay niya. Hawak na itong muli ni Jerome. At para makatulong sa ibang tulad niya, sumali siya sa bagong tatag na grupong Philippine Tourette Syndrome Association. Isa sa mga bumuo nito ang nurse na si Rowena Victorino. Dalawa sa kanya mga kapatid may TS, kaya nagpursigi siyang pag-aralan ang misteryosong sakit na ito. Ginawa ko rin siyang study talaga. So, I researched about it. So, I had the chance to really look deeper into the disorder. Na, kasi nandun na ako eh. I've experienced it already. I know what it's like to have somebody na talagang lumalabas yung tics outright, nakikita ko. Kasi marami talagang hindi nakakaalam and not all doctors are also knowledgeable about the disorder, syempre. Sa ngayon, mahigit 20 katao na may TS ang miyembro ng grupo. Pero naniniwala si Rowena na mas marami ang bilang ng mga Pinoy na may TS. Iba-iba rin daw ang pananaw ng mga eksperto kung ano ang sanhi nito. Ang malinaw lang, ito ay namamana. Sa bawat individual, iba-ibang manifestations. This is the most researched cause for Tourette syndrome. Sabi nila na ipapasa to 50% chance. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng anak niya magkakaroon or mamanifest yung symptoms ng Tourette syndrome. 3 to 4 times as frequent na makikita ang Tourette syndrome sa males. Hi, sir! Nababawasan ang mga tics ni Admir kapag tumutok siya sa isang bagay gaya ng kanyang trabaho. Actually, hindi mo naman na-notice na meron siyang tics. Kasi kung magtrabaho siya, parang normal crew lang. Na pangkaraniwan na, pang araw-araw na ginagawa niya, nagtatrabaho siya ng maayos at nagpe-perform ng mas maganda. Kumusta yung pagtrato nila sa iyo? Yung way po ng pagtitreat nila, okay po. Sobrang nakakatuwa. Kasi although may time na ginagaya ako nila, wala naman po sa akin yun eh. Pero, alam po nila na may sakit ako. Actually, meron nga po silang code name sa akin, Tipaklong. Ewan ko po kung bakit, Tipaklong daw po eh. Wala pang gamot para sa Tourette syndrome. Pero tuwing suswerdo, diretso sa butika si Admir para bumili ng tranquilizer o pampakalma. Prescription ng doktor na nagmo-monitor sa kanya. Hello po. Anong nabili mo? So, nakabili po ako ng 20 pieces po na Rivotril yung gamot ko po. Paano yung style mo sa pagbabudget ng Bale, ang pagbabudget ko po, for example, mga every, kung malaki lang yung sasahuli ko, bibili ako mga 30 to 40 pieces. Kung medyo maliit mo, mga 20 pieces po. Kontento man si Admir sa kanyang katayuan, naikwento niya sa akin ang pagnanais na makilala ang iba pang tulad niya. Tila ba, naghahanap pa rin si Admir ng kasiguruhan na sa kabila ng pambihirang kalagayan niya, hindi pa rin siya nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, makikipagkita si Admir sa mga kasapi ng Philippine Tourette Syndrome Association. Samantala, isa-isa na rin dumarating ang mga miyembro ng grupo sa kanilang tagpuan sa Marikina City. Wow! Congratulations! Nagising ka! Oo nga po! Napansin ko rito ang isang bisita. Ang 12 taong gulang na si Rafael, meron ding Tourette syndrome. Sabi niya, ngayon lang siya makakakita ng ibang taong may sakit na tulad ng sa kanya. Gusto mo makamit ng may TS niyo? Sige po. Anong gusto mong malaman? Tak. Tungkol sa kanila? Anong gusto mo? Tak.
curious ka ba kung ano ang kalagayan din ng iba na may BS? Di naman po. Di naman. Sa pasukan, first year high school na si Rafael sa isang malaking eskwelahan. But we're ready for it kasi nga yung mother niya nag-prepare na ng reading material for the teacher, for the class, at saka may video na ipapalabas. Hihingi siyang permission na ipalabas yon para maintindihan nila kung bakit. Rafael, ikaw ready ka na mag-high school ka na pala. Ilang minuto lang, dumating si Sevi. At nagkaharap ang dalawang bata sa unang pagkakataon. Yes, this is Rafael. Rafael siya si Sevi. Hi! High five! High five! You're suddenly shy. That's Rafael's Lola. Hi! Hello, Sevi. He's Sevi and he's 8 years old. This is Kuya. Nagkahiyaan ang dalawa. Buti na lang dumating ang kanilang mga naging kuya-kuyahan sa grupo. Si Jerome. You missed me. At si Marlon, na miyembro ng bandang Third Avenue. Hindi pagtatawagin ko every time, Rafael. Hindi pwedeng rap. Malayo ang edad ni na Jerome at Marlon sa dalawang bata. Pero tila salamin sila ng maaaring naghihintay na kinabukasan para kina Rafael at Sevi. Wala ka sila ba kumain? Tumitin ka. Nandoon ko si Rafa. Hindi nagtagal. Hi! Hi, Mommy! Halit ko kayo. First time mo sila mamimili. Medyo kinakabahan na hindi mo balagan. Hindi na ba mo sasabi? Yes! Hello, I'm your ate! Hindi ko po kayo. Hello, si Mommy! Ako po si Wen. Oy, pare. Nang magkita-kita, parang matagal nang magkakakilala. Napanood kita one time sa YouTube. So, nandito po tayo ngayon sa gathering ng TS para i-welcome yung mga bagong members natin, katulad ni Rafael at ni Admar. So, ako po si Weng. Ako si Marlon Bernuevo. Isa din sa mga co-founders ng Philippine Tourette Syndrome Association. At ako po yung may Tourette Syndrome, na-diagnose ako nung ako yung second year high school. Ako po si Admar A. Barata. Na-diagnose po ako ng Tourette Syndrome nung first year high school. Lumabas po yung symptoms nung grade 6 po ako. Ako po si Jose Rafael SM ako po. Ano po, yung na-experience ko po Tourette Syndrome yung 4 years old po ako. Ako po si Jerome Concepcion, 23 years old. Na-experience ko yung mga relative signs ng Tourette's mga 7 or 8 years old ako. Na-diagnose ako mga 3 years ago. Yun. Andito ako para magpasaya sa inyo. Joke. Sam. Mm-hmm. How old are you? 7. 7 years old. 8 years old. 8. What's your hobby? What do you like? What do you do? Basketball. Sa piling ng isa't isa, tila ang mga walang TS ang naiiba. Common din yun. Nadala na rin ako sa ilang albularyo ng iba't ibang sekta. Nang sa isang particular na bundok pa. Totoo! Mga 4-5 klaseng albularyo ng ibang klaseng sekta. Iba-iba yung sinasabi. Common yung pasma. Oo, sinasabi nila yon. Or yung iba, nasa dugo. Tanong ko lang kay Jerome. Jerome, yung intensity ng
manifestation mo ngayon, is that more or less than before? More. More ngayon? More ngayon, right now? More or? Ngayon kesa before. Dahil sa lifestyle mo. Aminado po ako talaga. Sabihin mo yung lifestyle sa kanila. Tapos, drinking, smoking. Very active coffee bawal, coffee. Coffee bawal. Chocolate bawal. Kasi yung mga ganun. So, iniiwasan mo yun? Sugar. Di po. Sugar. Yung coffee, hindi po ako nagko-coffee. Yung chocolate, that's my favorite. Sa wakas, naramdaman ni Admir na hindi nga siya nag-iisa. Mas gumaan po kasi yung pakiramdam kasi nung nakita ko sila. Hindi ka nag-iisa. Hindi po. Medyo gumaan talaga. Pagkatapos, nagsalo-salo ang grupo sa pananghalian. Tinawag na sila sa kung ano-anong bansag. Pasmado, nahipan ng masamang hangin, o kung minsan pa ngay adik at may sira ang ulo. Nung bata pa ako, may nakilala na rin akong tulad nila. May nabiro na rin ako dahil hindi ko alam na TS na pala ang sakit niya. Pero sa maiksi naming pagsasama, nakita kong tulad din natin sila. Marunong tumawa, makipagkwentuhan, maglaro, at maghanap buhay. Ang totoo, masaya akong nakasama ko sila. Kung ganito lang sana sa tunay na mundo, walang nila lang na makakaramdam na sila'y naiiba. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. 1, 2, 3.